Hi guys! Welcome back to my vlog and another recipe na naman tayo for today's video. So, yan na. Simulan na natin. Meron tayo dito 1 kilo and 1 half kilo flour. Bale, 1 kilo at kalahati ang gagamitin nating harina ngayon para sa ating gagawing mini pizza. So, ayan. Kinap ko na lang yan. Kasi, hindi naka kilo ng 1 kilo yung aking mga flour. Cup na lang natin yan. 1 kilo and kalahati po ang ating gagamitin. So, ayan. Depende sa inyo guys kung gaano karami. Pwedeng 1 kilo lang gamitin nyo. And then, mag-a-add tayo ng salt. Ayan. 1 teaspoon salt. 1 tablespoon of sugar. Ayan. Red or white, pwede na yun. 1 tablespoon of yeast. Ayan, basta active na yeast yung gamitin nyo guys para siguradong umalsa yung ating dough. Ayan, mix lang natin lahat ng ingredients. Ayan, mix, haluin lang ng haluin, ng haluin, ng haluin, ng haluin. Ayan. So, ayan, pagkatapos natin i-mix yung ating mga dry ingredients, maglalagay tayo ng 2 tablespoon of oil. Add lang natin yan dyan. And then, maglalagay ulit tayo ng 1 cup of water. Ayan. Ayan, 1 cup of water yung inilagay ko dyan. And then, i-mix lang natin to. Pero mahirap kasi mag-mix gamit yung spoon. So, ang gagawin ko, kakamayin ko na yan para madali nating mapaghalo lahat ng ingredients na dyan. So, ayan, kinamay ko na yan guys. Huwag kayong mag-alala, naghugas po ako ng kamay at malinis po ang aking mga kamay bago ko po minasa yung ating harina. So, ayan. Sa Tupperware ko lang kasi yan minix guys. Wala naman akong gamit talaga na pang bake. Dahil gawa ko lang talaga to para pambaon ng anak ko sa school at maiba naman yung baon niya sa school. So, ayan. Nag-add nga pala ako ng oil dyan sa taas ng ating dough bago natin yan ilagay sa isang lalagyan para mag-alsa yung ating dough. Ayan, ililipat ko yan ng lalagyan guys. Lipat ko yan sa bowl. And then, tatakpan ko yan ng malinis na towel. And depende sa inyo kung meron kayong plastic dyan. Pwedeng plastic din yung i-cover nyo. Ayan, yung sa akin ay malinis na towel yung nilagay ko dyan. So, habang inaantay natin na mag-alsa yung ating dough, ngayon, ipiprepare ko na yung mga toppings na gagawin na ilalagay natin sa ating mini pizza. Ayan, prinito ko na lahat ng mga ham. Ayan, prituhin ko na lahat yan. So, ganyan lang. Hanggang sa maluto lang ng maigi yung ating ham. Ayan, lutuin na natin kaagad. Kasi nagsasawa na yung anak ko sa baon niya lagi sa school na sandwiches. So, para maiba naman, gawa natin siya ng mini pizza nang hindi siya magsawa. So, ayan, lutuin na natin kaagad yan. Lutuin nyo lang lahat. Depende po sa inyo kung ano karami yung gagawin nyo. So, sa akin kasi lahat ng isang pack niluto ko na. Ayan, naluto ko na yan. Ngayon, kailangan din natin ng cheese. Ayan, mag-prepare tayo ng cheese para dun sa ating mini pizza. Ayan, Eden cheese yung gamit ko. And then, isang tomato sauce. So, depende sa inyo guys kung anong sauce yung tomato sauce gagamitin nyo. Ayan, meron tayong pineapple chunks, tidbits na andyan, gagamitin. And then, okay na yung dough natin. Ayan, kumuha lang ako ng size na para sa, ayan, ganyan kalaki lang na size ng dough. Ayan, kumuha lang ako ng cup, yung cup na pinagkakapihan namin. Yun na yung pinanghulma ko dyan sa ating dough. O, diba? Tingnan nyo. Ang cute. Mini pizza. So, ayan, wala talaga akong roller dito sa bahay. Kaya, ang ginamit ko dyan is malinis na wote na lang yung pinagulong ko dyan sa dough natin para mag-flat siya. So, ano na lang. Isip-isip ng mga pwedeng gamitin. Kasi hindi naman tayo baker talaga. So, ayan. Nabilog ko na lahat. So, ayan yung mga nagawa ko. Marami yung nagawa ko, guys. So, hindi ko na lahat pinakita. Pero, madami sila. And then, pag okay na yan, add tayo ng tomato sauce. Ayan. Tomato sauce pwede din. May ano din naman sweet tomato sauce. Kaya pwede din yon. Depende po sa inyo. Ayan, lagyan lang natin lahat ng tomato sauce yan. Nandiyan na rin yung brand ang ginamit ko. Nasa inyo po kung gusto nyo gayahin yan. Kung ganyang brand din yung gagamitin nyo.
And then, hahaluan ko yan guys ng UFC ketchup. Ayan, kasi yung mga bata mahilig sa matamis. Kaya pag yung tomato sauce lang ilalagay natin, medyo maasim yun. So ngayon, gagawin natin, hahaluan natin ng ketchup yung ating tomato sauce. Ayan, lagyan nyo lang yan lahat. Halo nyo lang. Pero depende sa inyo, kanina kayo maglagay ng tomato sauce. Kung hindi naman mahilig sa maasim yung anak nyo, pwedeng kahit ketchup na lang. Ayan. And then, imimix ko lang sila at ikakalat ko lang dyan sa ating dough. Ayan, mix, mix, mix. Ipaghahalo ko lang sa tomato sauce. And mag-a-add na tayo ngayon ng cheese. Ayan. Ginadgad ko na kagad yung mga cheese natin para maglalagay na lang talaga tayo. Ayan. Set lang natin yan. Lagyan na natin lahat ng cheese. Mas maraming cheese, mas masarap. Kaya, damihan na natin. Kasi ang kakain ay anak ko lang din naman. Ayan. So, ayan. Nag-add na rin ako ng ham. Kinat ko pala ng pa-square yung mga ham na yan. And then, yung ating pineapple, nilagay ko na din. Gayahin nyo na lang. Ganyan yung pagkakagawa ko. Depende sa inyo kung mas maraming toppings yung gusto nyo. And then, sinet ko na yung air fryer ko. Nilagay ko na yan. Ayan na, oh. Wow! Diba? Ang cute ng ating mga mini pizza. So, ayan na. Dahil wala akong oven, sa air fryer ko na lang ginawa. So, ito na yung ating finished product, guys. Yung ating mini pizza. Ang sarap niyan, guys. So, depende sa inyo kung gusto nyo gayahin. Pero, sana magaya nyo at, naku, matutuwa yung mga junakis nyo sa kanilang baon na ganito. So, thank you for watching. Please subscribe!